So mga tol, tapos na nga po ang weigh-in sa pagitan ni George Cambosos Jr. at Devin Haney sa Australia. Naging tension nga po ang naganap sa weigh-in sa pagitan ng dalawa at muntikang pa magkagulo sapagkat hindi nga po nakuha ni Cambosos ang tamang timbang sa lightweight division. Kung si Devin Haney tumimbang ng 134.92, si Cambosos naman ay lumagpas sa weight limit ng 135. Tumimbang nga po si Cambosos ng 135.3.6 pounds. Nakadalawang attempt nga po si Cambosos, ngunit di pa rin nakuha ang 135 limit. Nagawa pa nga nito na hubarin ang kanyang brief mga tol upang makuha ang tamang timbang. Pero bigo si Cambosos, kaya naman binigyan ito ng 2 oras para magpapawis at makuha ang tamang timbang. Pero nag-face off muna silang mga tol ni Haney at dito nga nagpalitan ng salita ang dalawa at muntikang pa magkagulo dahil ang team ng bawat isa ay nakikisali na din. Ika ni Devin Haney, siya daw ang tunay na champion at tinawanan nga nito si Cambosos nang hindi nito makuha ang timbang. Hindi daw niya alam kung makakapunta pa si Cambosos sa laban, pero siya daw ang tunay na champion at ang tunay na champion daw ay nakukuha ang timbang. Pero makalipas nga po ang ilang oras, muling bumalik si Cambosos at sumalang muli sa timbangan. At dito nga po ay nakuha na nito ang weight limit sa lightweight. Tumimbang nga po si George Cambosos Jr. ng 134.9 pounds. Sinabi ni Cambosos na all out war daw bukas ang magaganap sa pagitan nila. Ito na daw ang katapusan ni Haney. Tinanong si Cambosos kung ano ang ginawa niya para makuha ang timbang. Sagot ni Cambosos, umiyay lang daw siya, ganun lang daw kadali. Samantala mga tol, nagpasalamat naman si Haney sa Victorian government dahil pinayagan ng kanyang ama na si Bill Haney na makapunta sa Australia. At bukas nga mga tol, ay nandoon na ang ama ni Haney. Hindi na nga daw siya makapagantay na makapunta na ang kanyang ama. Sa kabilang banda naman mga tol, malapit na nga po ma-finalize ang laban sa pagitan ni Errol Spence Jr. at Terence Crawford. Ang inaasahan nating malaking laban sa welterweight division para sa undisputed match ay nagkakaroon na ng liwanag sapagkat ayon nga po sa lehitimong source natin na si Mike Coppinger, nakipag-deal na nga po ang dalawang kampo na maglaban sila sa buwan ng October. PBC nga daw po ang magpo-produce ng laban at gaganapin sa Las Vegas. Dito na natin malalaman mga tol kung sino ang tunay na hari sa welterweight division. Sa kabilang dako naman mga tol, sinabi nga po ng presidente ng Top Rank na si Todd Dubuc na kailangan na daw mag-decide ni Lomachenko na labanan niya ang mananalo sa George Cambosos Jr. versus Devin Haney sa linggo. Nasa Ukraine pa nga rin po si Lomachenko hanggang ngayon at bumalik na daw ito sa training. Kung matatandaan natin na dapat si Lomachenko ang makakalaban ni Cambosos, ngunit hindi tinanggap ni Lomachenko sapagkat mas pinili nito na depensahan niya ang kanilang bansa laban dito sa Russia. Kaya si Haney ngayon na makakalaban ni Cambosos.